Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, maging sa mga SS at GSIS pensioners. Ating tarakayin sa video nito ang mahalagang anunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat ng senior citizen. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko laban sa spam text messages at social media posts na nagsasabing ang lahat ng senior citizen ay makakatanggap ng buwanang pensyon na nagkakahalaga ng 1,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC simula Marso 2023 kapag nagparehistro sila online. Ipinabatid ng DSWD sa publiko na hindi kailangan ng registration para maging benepisyaryo ng social pension for indigent senior citizens at wala pang schedule ang DSWD para sa paglalabas ng karagdagang 500 pesos dahil hindi pa available ang budget. Nanawagan pa ang kagawaran sa publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasang mag-entertain ng mga text message mula sa hindi kilalang mga individual at magbahagi ng hindi na-verify na nilalaman ng social media upang maiwasan ang kalituhan dahil sa nilinaw ng NCSC na ang nasabing mensahe ay hindi nagmula sa komisyon at ang nilalaman nito ay hindi makatotohanan. Nilinaw din ng DSWD na ang pamamahagi ng buwanang social pension stipend na 500 pesos para sa mga mahihirap na senior citizen ay ipinapatupad pa rin ng kagawaran habang hinihintay ang buong paglipat ng social pension program sa NCSE. Samantala, ang pagtaas ng 500 pesos monthly stipend ay ipatutupad sa sandaling ilabas ng Department of Budget and Management ang pondo sa DSWD para sa nasabing probisyon sa ilalim ng Republic Act No. 11916. Dagdag pa rito, binigyan diin ng kagawaran na habang naipasa na ang batas na nagtataas ng social pension stipend para sa mga nakatatanda, nangangailangan pa rin ito ng pondo para sa buong pagpapatupad nito. Ang DSWD sa pamamagitan ng mga regional office at local government units o LGU nito ay magbibigay ng impormasyon sa publiko, particular sa mga senior citizen, sa oras na mailabas sa DSWD ang budget para sa karagdagang 500 peso social pension. Ang RA No. 11350, ang batas na lumilikha at nagtatatag ng NCSE ay nagtatadhana na ang lahat ng mga tungkulin at aktibidad kabilang ang mga kaukulang pondong ipinatupad ng DSWD para sa mahihirap, mahina at mahihirap na nakatatanda ay dapat ilipat sa komisyon. Habang lumilipat, patuloy na tutulungan ng departamento ang NCSE upang matiyak na ang mga naaangkop na serbisyo at intervention ay ibinibigay sa mga matatandang tao. Naging malinaw na sana sa mga senior citizen na ang dagdag na 500 peso sa buwanang pensyon ay maibibigay kapag ito ay napondohan na. Sinigurado din naman na maibibigay ito ngayong taon, hindi lang natin alam kung kailan. Siniguro din ng ilang senador na may pondo na ang dagdag pensyon dahil nilinaw nila na kasama ang pension increase sa 2023 national budget. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.